Napakaraming maling paniniwala tungkol sa Antikristo. May mga nagsasabing matagal nang patay ang Antikristo. Meron naman nagsasabing nandito na ang Antikristo. Habang yung iba naman ay sinasabing hindi totoo at gawa-gawa lamang ang katuruan hinggil sa Antikristo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan tungkol sa bagay na ito? Ngayong araw, tingnan natin sa Biblia mismo kung ano ang tunay na sinasabi patungkol sa Antikristo. Matthew chapter 24, verse number 3, 4 and 5. Sabi, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang mailigaw. Kung napansin natin, sabi ng Panginoon, marami ang paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Alam natin na ang sinasabi ng Panginoong ito ay matagal nang nangyayari. Hindi lamang dito sa ating bansa, ngunit kahit sa ibang mga bansa ay marami ding mga taong nagsasabi na sila daw ang Kristo at marami din silang tagasunod at nailigaw. Ngunit mga kapatid, sa Biblia ay meron pang isang tao ang lalabas at magpakilala din na siya ang Kristo at tagapagligtas ng sangkatauhan at dapat luluhod at sasamba sa kanya ang lahat ng mga tao. Ito ay una ng sinabi ni Propetang Daniel sa kanyang sulat sa chapter 9, verse number 27. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Sa talatang ito, hari po ang tawag sa kanya. At ayon dito, siya ay may kakayanang gumawa ng isang piki na kapayapaan sa maraming bansa. Alam naman natin, mga kapatid, na sa ngayon ay maraming naghahangad na sana matigil na ang mga digmaan at magkaroon ng kapayapaan. Hindi lamang yung mga sangkot sa kaguluhang ito, ngunit kahit tayo ay apektado rin po sa mga kaguluhang nangyayari sa Europe at sa Middle East. Sa 2 Thessalonians chapter 2, verse number 3 and verse number 4, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa naggaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So si Apostle Paul ay tinawag itong suwail. At ayon dito, ang taong ito ay uupo sa templo ng Diyos at magpakilalang siya ang Diyos. Ibig sabihin, ang tinawag ni Apostle Paul na suwail sa talatang ito ay ang Antikristo. At sinabi rin sa talatang ito na siya ay lilitaw sa huling mga araw bago pa man ang araw ng Panginoong Hesus o second coming of our Lord Jesus. At kung ituloy pa natin ang pagbabasa sa verse number 6, 7 and 8, ang sabi, hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano yon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maaalis na ang humahadlang, mahahayag na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at puksain niya ito sa pamamagitan
ng kanyang nakakasilaw na liwanag. So kung tingnan nating maigi ang talatang ito, sa panahon natin ngayon ay hindi pa lumitaw ang suwail o ang Antikristo. Kasi ang sabi ng talata, may pumipigil pa sa kanya at may takdang panahon ang kanyang paglabas. At maraming nagsasabi na ang banal na espiritu na inilagay ng Panginoon sa iglesia ang tanging pumipigil sa kanya. At kung ang iglesia o ang church ay irarapture na, saka palang lalabas ang Antikristo at maghahari sa time of great tribulation. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus sa second coming, siya ay papatayin at wakasan ang kaniyang paghahari at magsisimula naman ang millennial kingdom ng Panginoong Hesus dito sa lupa kasama tayo. At siyempre, yung mga hindi tumanggap ng tatak ng Antikristo at nag-survive sa time of great tribulation, sila ay bubuhaying muli upang maghari din kasama tayo ayon sa Revelation chapter 20 verse number 4. At sa verse number 9 naman, sa 2 Thessalonians chapter 2 pa rin, ang sabi, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Ayon naman sa talatang ito, ang Antikristo ay may taglaying kapangyarihan galing kay Satanas. At gamit ang kapangyarihang ito ay lililingin niya ang mga tao sa pamamagitan ng himala at mga kababalaghan upang mapaniwala niya ang mga tao na siya ang Diyos. Ganito rin po ang sinasabi sa Revelation chapter 13 verse number 4. Ang sabi, sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kaniyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sabi nila. Si Apostle John naman ay tinawag niya itong halimaw. Ibig sabihin, ang Antikristo ay may iba-ibang pangalan na nakasulat sa Biblia tulad ng Hari, Suwail at Halimaw ayon sa mga talatang inilahad natin sa mensaheng ito. At kung titingnan natin ang buong kapitulo ng Revelation chapter 13 ay sa panahon na lumabas na ang halimaw na ito, marami siyang malinlang at maraming sasamba sa kanya at sinabi pa sa talatang ito, pipilitin at papatayin yung mga ayaw sumamba sa kanya. At sila'y sapilitan ding tatatakan ng kanyang numero sa noo o sa kanang kamay at kung wala kang tatak ay hindi ka pwedeng bumili at magtinda sa panahong yon. Ibig sabihin, napakahirap mabuhay para sa mga mananampalataya sa panahon na maghari na ang Antikristo. Kaya mga kapatid, kung ayaw mong maranasan ang bangis ng Antikristo, ay sana maging matatag tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ngayon pa lang upang sa araw ng pagdagit o rapture ay masama tayo. At kung tayo ay dadanas man sa kapighatian, ay sigurado po ako na tutulungan po tayo ng ating Panginoon upang makaalpas hanggang sa araw na yon. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo umalis ay sana makapag-subscribe po kayo sa King Munting Channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.